At ayun. So ayan, welcome back at muli tayong nagbabalik. Yes. At ayun. So king inang yan, ay mag-trip lang muna tayo mag-content nitong Summoner's War Chronicles. So ayan, so matagal natin hindi nabuksan ang account natin dito at titignan natin kung ano na ang itsura nitong laro ngayong 2024. At ayun! Huh? Eddie Wow at may mga sangkatutak sila na mga voucher, mga lodi. Huh? Mga coupons po yan, ate. Yes. At ayan, so ito yung itsura ng iniwan nating character. Siguro mga halos higit sa isang taon ko din itong pinabayaan at inabandon na. At ayan na nga, ang bumalik namang lalaro. So ang dami-dami-dami nating mga ayudang natanggap mula sa matagal na pagkakahimlay. Aba, tignan mo nga naman ang ulol. At napakadaming mga regalo at ayudang nakuha ng gago. Naku po, at dahil sa isang taon mahigit ko nang hindi nalalaro ito, ay hindi ko na maintindihan kung ano ibig sabihin ng mga star-star sa mga items, ano ba yan? So tignan na lang natin guys kung ano bago. So ayan, mayroong Starlight Tower daw at saka itong Naraka. Tignan natin kung ano mga ito. Eto yan mami, yung mga updates at mga rewards nila. So bago nila itong Naraka at saka Starlight. Tapos may bagong costume din daw itong kulay puti. So gagawin mo daw itong mga quest na ito. Ay, ang dami niyan tangina. Ha? Huh? So para yan, mapa-exchange mo dito sa costume na puti. So, kaya mo ba yan, mami? Ay, naku po. No. So eto guys yung Naraka nila, so ito yung mga stages, tapos yung character mo naman ay isang dragon na maliit. Sa umpisa ang yung dragon ay nasa gitna, naghihintay na tirahin, at paunti-unti ay may mga hampas lupang mga lumalapit. Pag nakaloots ka ng madami o napuno yung bar sa baba, ay ayan, so pipili ka ng tatlong pangpalakas mo. So okay na din nagdagdag sila ng ganitong gameplay, parang nakasubok din ako ng ganitong style ng gameplay noon sa Play Store, para siyang 2D shooter game. So ayan, at pagkatapos ng ilang mga waves ay ayun na nga, so lumalakas din ang iyong tarugo na panglaban sa mga monsters, at syempre ayan, at kada mga wave ay may mga boss din na katulad neto, at ayan na nga. Ay grabe tang inang boss yan, nakakaawa naman, pero okay lang yan, nasa mga lower stages pa kasi tayo, kaya medyo nakakaumay pa yung mga boss, pero pag tumaas-taas na siguro yung stage mo, eh baka matatakot ka siguro tayo. Ayan, tulad na lang netong next boss, medyo nananakot na ng kaunti pero kulang pa, so tinamad ako dito, so subukan naman natin yung ibang bago nila, yung Starlight. At ayan na nga, at sinubukan naman ni Dogs itong Starlight, so ayan, at agad-agad na nag-quest agad si Dogs sa Starlight, at umpisa nang naglakad ang character nito para sa quest ng Starlight, at naghintay si Dogs sa palakad-lakad na ginawa ng kanyang character hanggang sa huli, ay ayun na pala yun, so nag-quest lang yung character niya, at ayun na nga ang Starlight, ayun na yun, akala pa naman niya may gagawin na bagong laro. At ayun na nga ang Starlight. Ayun, at may bagong boss raid daw. Ayun lang, at sa kinasama ang palad ay hindi pa makakapasok sila Dogs, naku pa, at kailangang mag-level ka pa niya ng madami. Hay naku, ano ba yan? Hindi ko na alam anong gagawin ko dito, teka mag-quest nga tayo ng kaunti. The mysterious continent holding the traces of ancients. What future will the Twaha tribe face? When the great power hidden for ages is brought to light. At ayon, so ako na yung magpapatuloy. Pero punyeta, parang naliligaw ako kung alin yung uunahin dito. Mukhang ang daming mga dapat ayusin dito. Kasi may quests ako na hindi magawa. Kailangan daw magcraft ang ina. So ewan ko anong gagawin dito. Siguro subukan na lang natin yung mga PvP nila dito.
try lang natin, baka may mailampaso. Ay punyeta na yan, naglalaban na pala yon at hindi ko man lang namalayan. So ganun pala yung arena nila at hindi ko masyadong naunawaan, pero subukan na lang natin yung battlefield nila at mukhang mas maganda yata. So 3 versus 3 naman pagka sa ganitong PVP. So battlefield naman ang tawag nila dito. So yung ganito nila ay may oras lang, hindi siya open magdamag. Tapos straight map lang siya, wala nang pasikot-sikot or parang aram na map lang siya. So ayan ang battlefield nila PVP na nasa straight map lang, pagkatapos may mga monsters din na kasama, so para siyang MOBA or parang League of Legends lang na nasa aram na map lang. So parang ganun na nga. So sa experience nila, Dog's Mommy at itong si ate ay nakalimot na sila sa larong ito. Pwede mo ba siyang ma-enjoy? Aba yes, pwede pa naman, lalo na kung may pera ka. Sa sitwasyon lang kasi nila Mommy ay marami pang kulang sa mga quests nila. Siyempre, napabayan mo ba naman ng isang taon yung account mo, so mas maganda yata ay kung gagawa ka ulit ng bagong character pagkatapos doon ka din sa mas pinakabago or latest na server para makasabay ka, tapos baka mas maraming freebies. So ayan mga Lodi, baka gawin din namin ito sa mga lumang MMORPG na ginawa natin ng reviews ng mga nakalipas na mga taon na kakamustahin natin yung mga accounts natin mula sa mga lumang MMORPG na buhay pa sa ngayon. Pasensya na kung boring yung pinaggagawa namin dito guys, wala tayong masyadong kalokohang magawa dito, wala kasi kami masyadong magawa talaga at ang dami naming dungeons na hindi mapasok at ang hirap din e-progress ng quest, ang daming hahabulin. So ayan na nga, ipapakita na lang natin yung ibang gameplay about this game and madaming salamat po sa mga nanood ng video na ito at magkita tayong ulit sa susunod na video, madaming salamat po. Unable to move. Unable to use.